Praise God po. Salamat kay Lord, mga kapatid. At meron na po tayong 444 shares and 126 active viewers. Last Friday, kung hindi ako nagkakamali, tama, last Friday, ang ibinahagi ko po sa inyo ay pinamagatan po natin na be unsuspecting yet a loaded person. Attend in the Holy Spirit's Bible School. So, naibahagi ko sa inyo last night o last time na parang gusto kong sabihin sa inyo na maging simple lang tayo, parang ordinary, parang kayang i-bully. Okay po, parang hindi tayo nagmamataas, hindi tayo nagmamayabang, pinapakita natin ang kababaan ng ating loob. Pero sa totoo lang, tayo po ay mga loaded na tao. Loaded sa panahon ng pandemic, loaded ng mga spiritual na bagay sa panahon ng problema at difficulties. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi maraming tao ngayon parang may ibubuga. Pero pagdating sa trials, tukso, problema, pandemic, talagang yumuyukod, natatalo, umaatras na parang walang Diyos na buhay. Kaya hinahamon po natin ang bawat isa na tayo po ay magpakatatag, hindi po physically. Kasi ang physically natin, physically mga kapatid, we are wasting away. Our body is aging every day. But guys, may sinasabi sa Bible, okay lang yan. Basta inwardly, we are being renewed day by day. So mga kapatid, yan po ang gusto ng Panginoon. Ngayong gabi ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang palasak na talata sa Biblia, Matthew 28 verses 19 to 20. Napaka popular, napaka ito po ay gastadong gastado, pero nakakalungkot. Ito po naman ang talagang nakakalimutan ng maraming Kristiyano, maraming pastor, maraming leaders, maraming elders, deacons, maraming ministry heads. Ito po ang nakakaligtaan. Inaamin ko na ito po ay gasgas na gasgas. Pero wag po tayong titigil sa pagpapaunawa, knowing na may Holy Spirit na magbibigay po sa atin ng enlightenment. Ngayong gabi, ibang enlightenment na naman ang ibibigay sa atin ni Lord. Tsatsagain ko po ito na ituro sa inyo dahil ayaw ko po talaga na ako po ay masabihan ni Jesus Christ na hindi mo tinuro sa akin mga anak ang Great Commission. Kung ano no tinuro mo, pero yung Great Commission hindi mo tinuro. Ayaw ko po mangyari yun. Ayoko po na isang araw, pagharap natin sa Diyos, ay hindi natin masabi na yung church natin ay isang discipleship church. Eh anong ginawa natin? At ayaw din natin na ang ating mga members ay lalaki, tatagal, na hindi po sila mga disciple makers. Ibig sabihin, kung ito'y mangyayari, ang atin pong pastor, ang atin pong leadership ay may malaking kabiguan. Kaya po sa gabing ito, sana po ay maramdaman niyo po ang aking ibabahagi. Sana po ay maintindihan niyo po ako. Bakit ko ito inuulit-ulit? Sabi ko nga ang katwiran ko, ituturo ko to sa inyo habang nakikinig kayo sa akin. Kasi darating ang panahon, baka magsasawa na kayo. Sayang, hindi ko na ituro yung greatest problem of the church nowadays. So ngayong gabi mga kapatid ay ang talata ay nagsasabi, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Alam niyo mga kapatid, ang mga totoong kalagayan ng marami pong mga local church members ngayon sa mga ng mga Christians sa mga local churches in relation to Christ Great Commission, I can tell you this is very very alarming. Nakakaalarma po talaga. Kung tayo lang po ay talagang magbibilang at magmamasid sa ating simbahan,
Kayo po mga pastor na nakikinig sa akin tonight, mga leaders, mga members ng iba't ibang mga local churches, pakiramdaman nyo po ang church nyo. Ang pastor nyo ba ay disciple maker? Ang church nyo ba ay may programa talaga sa discipleship? Meron ba kayong curriculum? Meron ba kayong mga seminar on Bible and on discipleship? Meron ba kayong inilalaan na pondo para sa discipleship? Alam niyo po, may mga churches makakabili ng bagong gitara, bagong drum set, mga tambourine, mga trumpets, mga saxophone, pero hindi sila makabili ng libro para gawing curriculum sa discipleship. So mga kapatid, letter A, ang sabi ko dito, isa sa mga tunay na status ay many are comfortably sitting in their air in the air-conditioned worship hall of the church. Yan po ang kalagayan ng maraming local church members nowadays. Comfortably nakaupo sa isang air-conditioned na church at hindi po siya nagdi-disciple. Pangalawa, many are doing nothing in relation to making disciples. Marami siyang ginagawa. Pero, sabi diyan, marami siyang ginagawa. Pero yung kanyang ginagawa ay hindi related sa makaproduce siya o makaproduce ang grupo niya o makaproduce ang church niya ng mga bagong disciples ni Jesus Christ. Marami ngayon, plateau, parang sila-sila na lang, parang club na nga lang eh. Ng iba ay minsan nga may mga churches na kamag-anak incorporated na lang. Sila-sila na lang. Wala nang bago, walang born again, walang newborn babies, walang conversion. Yung iba ay ano lang, dumadami dahil sa biological, nanganganak yung mga members. Yung iba naman, dumadami dahil sa transferee. Tapos, ini-invite yung mga Christians na paligid nila, pero Christians na member na rin ng ibang simbahan. Ito ang mga mali talagang nangyayari ngayon. Yan ay totoo lang, mga kapatid. At kung tayo po may mga bago ngayon na nakikinig, kung meron po tayong first timers ngayon, second timers, pasensya na kayo kung ito yung topic natin. Pero kahit na bago lang kayo, gusto kong sabihin sa inyo na ang itinuturo ko ngayong gabi, ito yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Na ikaw ay makakilala kay Jesus at matapos mong makilala si Jesus ay obligasyon mo na dalhin ang pamilya mo sa ating Panginoong Jesus. Ang tawag po doon ay making disciples. So, wag na po tayong maging superficial. Wag na po tayong magpatumpik-tumpik. Ito talaga yung, kumbaga, sa pagkain, ito yung talagang ano, main dish or main menu na dapat nating kainin. Kasi marami ngayon talagang kung ano-ano na lang ginagawa. Ang mga churches ngayon, ayan, may mga parlor games. Puro may mga voice lesson. Pero walang discipleship talaga. Kaya nakakalungkot mga kapatid. Letter C, many are engaged in many different ministries and tasks but not in producing disciples of Jesus. So another scenario to sa simbahan. Maraming mga, tingnan nyo po yung mga churches nyo dyan sa Mindanao, dyan sa Visayas, yung mga nakikinig sa atin sa Zambales, yung mga nakikinig sa atin na OFW natin na members doon po sa Kuwait, dyan po sa Iraq, dyan po sa Dubai. Marami po tayo nakikinig ngayon dyan. Nakabuo na po tayo ng tinatawag na CBC OFW. So kayo po mga kapatid, sana huwag kayong magkamali. Dahil ngayong gabi tinuturo ko po ang dapat nating matutunan. Alam nyo mga kapatid, sa context ng local church, talagang kitang-kita ko po ito. Marami ang engaged sa iba't ibang ministry. Meron dyan, member natin, member sa music, member pa rin siya ng ushering, member siya sa young people. Member siya sa iba't ibang ministries, pero dun sa tinatawag na pagpuproduce ng disciples, yung makaakay siya ng bago,
makaakay siya ng bulag kay Kristo, makaakay siya ng unbeliever na ma-disciple niya, may pinagpipray niya, pinupuntahan niya, dinidisciple niya, tinuturuan niya, walang ganun. Dahil ang tingin ng marami dito, ito'y trabaho lang ng mga pastors, trabaho ng mga lay leaders, ng mga Bible students. Hindi po, sa totoo lang, ito po ay trabaho nating lahat. Yung sinasabi ni Lord na, therefore go and make disciples of all nations, yan po'y walang pinipili. Katunayan, yan ay trabaho ng bawat isa na nakakilala kay Jesus. So ngayong gabi, if you are claiming that you are one of the disciples of Jesus, if you're claiming that you are one of the worshipers of Jesus, ito ang unang-unang marka na dapat na makikita sa iyo. You are making disciples of Jesus Christ. Yan po ay hindi ko salita. Yan po ay salita mismo ng ating Panginoong Jesus na kanyang sinabi sa kanyang mga disciples, apostles, bago siya umalis at pumunta sa langit. Pangatlo, many are attending church services in many years but still clueless and fruitless. Mga kapatid, totoo po, marami po tayong mga kasamahan sa simbahan na talagang taon na talagang umattend. Pero tingnan niyo po ang kanyang buhay. Meron ba siyang naaakay? Meron ba siyang naging disciple na matatawag na itong tao na to nakarating dahil sa akin? Itong tao na to lumago dahil sa aking pagdi-disciple sa kanya. Maraming ganyan, mga kapatid. At yan po ay malaking kamalian. Ngayong gabi, mga kapatid, ay ang topic ko po ay napakaganda. Confronting squarely the greatest problem of the church. Make disciples now or never. So mga kapatid, again, uulitin ko po yung aking rally ngayong gabi. Hindi po ako magtuturo ng 1 Samuel dahil medyo nagpahinga po ako talaga today. Dahil pag nag-aral ako ng Samuel, I need 7 to 9 hours para pag-aralan po yan. So, minabuti ko magturo na lang ng isang topic na medyo kabisado ko. Kaya, at ito rin naman talaga yung heart ko. And that is making disciples. So, ngayong gabi ang aking pong tatalakayin ay paano ba natin makonfront squarely itong malaking problema na ito. Bago pa lumala. Pakinggan po natin mga kapatid itong question nito. Why do we need to confront this discipleship problem in our life and in our church? Bakit daw natin dapat i-confront itong problema na ito? Pastor Jim, maraming problema ngayon ha, kagaya ng pandemic, vaccine, mababang ekonomiya, walang maka-abroad, ang dami-dami nating mga... Bakit ito? Why did you say that this is the greatest problem of the church? So mga kapatid, ang pinag-uusapan ngayon ay hindi po yung problem of the world. Ang topic ko is not the problem of the world. Ang topic ko is the problem of the church. And that is my main concern. My concern is not the problem of the world. The problem of the world is vaccine, pandemic, coronavirus, etc. Pero tonight, as a pastor, nire-raise ko rin ang malaking problema ng church. Kung nire-raise ni President Duterte ang malaking problema ng sanglibutan, nire-raise ko naman ang pinakamalaking problema ng church, and that is yung discipleship problem. So bakit, sabi ko nito, why do we need to confront this? Number one, to stop our disobedience to Him. Yan. Napakabigat po nitong aking sinabi na ito. Kinakailangan ng matigil ang ating pagsuway. Sapagkat hanggat hindi tayo nagme-make disciples, hanggat hindi tayo talagang naghahanap ng tao to disciple, to make disciple of Jesus Christ, tuloy-tuloy po ang ating disobedience. So ngayong gabi, yan ang aking layunin. Let us confront that discipleship problem in our life and in our church. Tigilan na po natin ang pagsuway sa ating Panginoon. Number two, to show that we are the true followers of Jesus Christ. Mabigat po ito, mga kapatid. Itong sinasabi kong ito. Hanggat hindi po tayo nagdi-disciple, hanggat wala tayong inaakay,
hanggat wala tayong dinadala kay Lord, at hanggat nasasanay tayo na dumarating ang mga buwan at mga taon na wala tayong naaakay kay Jesus Christ, mga kapatid, pinapakita natin na hindi talaga tayo ang mga totoo na mga tagasunod ni Jesus Christ. Hindi tayo ang totoo. Pasensya na po kayo. Pero bumabalik lang ako dun sa batayan, sa modelo ni Jesus Christ, sa salita ni Jesus Christ, sa kanyang tinatawag na the Great Commission of Jesus Christ. We are not a sincere, yung true means sincere, followers of Jesus Christ. Peke tayo. In short, nagkukunwari lang tayo. Siguro natatakot lang tayo sa impyerno. Pero yung maging follower ni Jesus Christ sa kanyang mga salita, we are not that. So mga kapatid, kinakailangan pala mayroon tayong ipapakita na tagasunod niya tayo by engaging to the ministry of making disciples. Number three, to manifest that we are the true bride of Christ. Kailangan parang ipakita natin, magmamanifest na tayo ang tunay na asawa ni Jesus pagdating ng panahon. Remember mga kapatid, tayo po'y ikakasal kay Kristo. At bilang tayo po yung kanyang nobya, mga kapatid, the church is the girlfriend or the future wife or bride ni Jesus Christ, mga kapatid. So ipakita natin mga kapatid, we need to adjust and we need to do it. Kinakailangan magmamanifest sa atin. At masasabihan talaga tayo ng mga kasama natin, ito talaga naghahanda to eh. Bilang bride ni Jesus Christ. Kasi nakakahiya naman during that time na hindi natin na-perform ang expectation, ang utos. Ano kaya ang isasagot natin kay Lord? How many people have you discipled? How many people have you, did you reach? How many people did you bring? Ilan yung in-effort natin? Hindi lang in-effort, talagang dinala. Hindi lang dinala, talagang tinuruan. Hindi lang tinuruan, ipinagdasal. Talagang inabot, pinagtiyagaan. Ilan, ilan? Eh Lord, kumakanta naman ako sa church eh. Oh yeah, that's good, but that is a different story. Lord, I'm giving tithes naman eh. Yes, that's good, but that is not the Great Commission. That's good. Bakit? Lahat naman ang ibinigay mo sa akin, pinagpala rin naman kita. Pero discipleship is another story. Number four, to show that we follow the biblical Jesus. Kasi baka mga kapatid, ibang Jesus ang inyong sinusundan. Ibang Jesus ang ating pinaniniwalaan. Alam niyo naman sa Bible, meron ding bar Jesus. Sa sanlibutan ito, meron ding Kristo ng sabungan. Sino ba talaga ang Jesus natin na pinaniniwalaan? Kung talagang si Kristo ang ating pinaniniwalaan, yung biblical Jesus, yan ang sabi niya, go and make disciples. Mga kapatid, wala nga tayong makikita sa Bible na go and make buildings eh. Wala nga tayong makikita ng ganyan eh. Pero mga kapatid, hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang gusali, ang building. Mahalaga yan, pero secondary lang yan. Ipakita natin sa church natin, sa ating mga membership sa buong Pilipinas, that yung church building natin ay mahalaga as secondary, pero ang primary natin, we are making disciples. Na yung church natin kahit parang bodega lang. Basta't maayos lang at malinis at mabango at decente, okay na yan. Hindi yung parang gusto nating gawing hotel. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, is the church is doing well in the sight of God. That everyone is making disciples. Alam niyo mga kapatid, ang nakita ko kung bakit maraming hindi nagme-make disciples. Dahil sila ay mga marami pang ginagawang kasalanan. Yan po ang napansin ko. Dahil talagang sa totoo lang mahirap mag-make disciples kapag may mga nakatago ka.
Kapag may kasalanan ka, mahirap kaya. Madaling sumimba, madaling kumanta, madaling magbigay, madaling magpakita sa church. Madali lahat yan kasi lahat ng yan ay merong, ano eh, may spirit, merong superficiality. Pwede kang magtago nga. Pero hindi yan enough. That is really good. Pero that is not enough. Remember, the Great Commission is to make disciples. Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay nagdi-disciple na, sa totoo lang, kapag hindi ka maayos, tatama rin ka eh. Kasi ikaw ang unang-unang tatamaan ng itinuturo mo. Kung hindi ka sumusunod, paano ka magtuturo ng prayer kung hindi ka nagpipray? Paano ka magtuturo sa hindi ni-disciple na magbigay sa church ng love gift or tithes kung hindi ka naman nagbibigay? Paano ka magsasabi sa disciple mo na makinig ng online preaching kung ikaw mismo ay hindi ka naman talaga gumagawa ng nightly preaching, hindi ka naniniwala? Paano mo tuturuan sila na gumawa ng reflection kung ikaw mismo ay hindi ka naman gumagawa ng reflections sa loob ng isang taon? So mga kapatiran sa ating Panginoon, mahirap talaga mag-disciple kasi ang unang usapan dyan, ikaw eh. Kasi tatandaan po natin sa discipleship, sa making disciples, ang usapan po dyan, modeling. Kasi halimbawa, paano mo siya tuturo ang magsimba kung hindi ka nagsisimba? Paano mo siya tuturo ang magpatawad kung hindi ka nagpapatawad? Paano mo siya tuturo ang magpakumbaba kung ikay mataas? I tell you, ang dami-daming mariresolve na problema kapag ang tao ay nag-disciple. Pero kapag nag-disciple ka, ang dami namang prerequisites. So yan po mga kapatid. Number 5, to display that we have the same belief and goal like Jesus. Kapag nag-disciple ka, mga kapatid, talagang ipinapakita mo na meron kang same belief and same goal like Jesus Christ. That's why we need to confront this discipleship problem of the church. And this is alarming, mga kapatid. Next, to remove our future problem in the second coming of Christ. Totoo po yan. Alam nyo, totoo lang, magkakaroon talaga tayo ng problema sa second coming kasi ang usapan sa second coming is sinunod mo ba ang Great Commission? Eh sa panahon na yun, hindi ka pwede magsinungaling. Hindi mo pwedeng sabihin, naakay ko si Kulapo, naakay ko si Pedro, naakay ko si Maria, naakay ko si Pedro, naakay ko si John. Hindi mo pwedeng sabihin yun dahil you cannot make stories. Especially in front of the Lord Jesus Christ. So to remove that problem, future problem, we have to act now. We need to confront squarely the greatest problem of the church. And the greatest problem of the church is not pandemic, not financial difficulty. Hindi dahil walang aircon ng church. Hindi dahil ang church natin ay maliit o malaki. Hindi dahil ang church natin ay nasa tabi lang ng sapa, hindi 'yun. Ang pinakamalaking problema talaga ng church ngayon ay discipleship. Bakit ang mga churches ngayon ay mahihirap financially? Oh. Dahil walang disciples. Pero kung ang mga members ay magaling mag-disciple, dadami ang faithful. Mas ang generosity is simply an outcome. Hindi kaya yan ito ang dahilan kung bakit maraming churches ngayon hanggang ngayon begging, lagi nang hihingi dahil laging kapos, wala, kulang ng pera, laging nagpipray ng pera. Eh ang sinasabi ng Lord, hindi yan ang problema. You go to the root of the problem. The problem is discipleship. Dahil kapag mayroong mga nagdi-disciple, dadami. Pag dumadami, dadami ang tutulong sa church. Next. To fix our problem in our worship services. Ba? Anong ibig mong sabihin, Pastor Jim? Yes. Mga kapatid, isa sa mga problema sa ating pagtitipon ay ang tinatawag na barrenness. Kapag nasanay tayo na hindi nanganganak, ang mga members ay nasasanay na hindi nanganganak, nagiging kultura na yan. Alam niyo, napansin ko lang mga kapatid, ang mga masisipag magdala sa church, yung mga bago, yung mga luma, hindi na po. Kasi kultura na po nila. Hindi na, nawala na yung kanilang evangelistic spirit. At yan po ay hindi magandang tignan. Hindi po yan magandang legacy. Hindi yan magandang kultura. At kapag
ang isang church o ang isang tao ay hindi nagiging evangelistic at hindi siya disciple maker, meron pong guilt. Kung meron kang 100 na miyembro, 90 are not producing. Yung 90 na yun ay may guilt. At ang guilt ay isang spirit. So ang joy ay hindi malalim, ang obedience ay hindi malalim, ang integrity ng simbahan ay hindi malalim. Dahil, bakit ko sinabing integrity? Kasi hindi na siya nakapwesto sa dapat niyang pwestuhan. Ang pwesto talaga ng church ay dapat siyang maging offensive. Hindi yung pagarbuhan ng simbahan. Ngayon, pagarbuhan ng ano, sa Amerika, pagarbuhan ng parking lot, pagarbuhan ng elevator, pagarbuhan ng mga kapihan. Ang kapihan nila, priority nila yan. Na dapat may kape, may brood, may donut. I was there in the United States. I saw it myself. Pero yung discipleship, mababaw. So mga kapatid, ito po'y malalim. Itong sinasabi ko sa inyo ay malalim na problema. Next, for us to experience spiritual fruitfulness. Bakit dapat nating i-confront ang discipleship problem? We need to confront it to experience, for us to experience spiritual fruitfulness. Para maranasan nyo natin yung fruitfulness. Kasi mga kapatid, kapag hindi tayo fruitful, ibig sabihin wala tayong harvest. Pag hindi tayo fruitful at wala tayong harvest, it means we are not happy. Kasi mga kapatid, sa lahat ng anihan na napuntahan ko, ito man ay harvest ng palay, harvest ng corn, harvest ng kalamansi, harvest ng trigo, o harvest ng fish pond, laging masaya. Doon sa Mindanao na pinuntahan ko, ang pinakamasayang araw, yung tinatawag nilang harvest day. Ang daming tao nakapaikot doon sa malaking fish pond kasi harvest time. Pero kapag inaararo, inaayos, konti lang sila. Pero pag harvest, ang daming tao talaga. Kahit sa harvest ng rice field, dyan masaya kasi harvest time. Mga kapatid, maniwala po kayo. Kapag hindi natin na-confront ang ating discipleship, deficit na ito, deficit, meron po tayong spiritual problem. Wala po tayong, hindi po tayo fruitful, hindi po tayo mabunga. Spiritually speaking, ha, hindi po tayo mabunga. Tayo po ay fruitless and barren sa area na to. Sa area na to. Marahil mabait ka, pero that's a good point. Patient ka, wow, that's a good point. Lagi ka maaga sa church, wow, that's a good point. Hindi ko sinasabing masama yan. But that is not our topic for tonight. Our topic is, are you producing disciples of Jesus Christ? Are you in the business of making disciples of Jesus Christ? Yan po. Next, bakit natin dapat i-confront ito? For us to show our Christian values. Yes. Para maipakita natin ang ating value system na ang pinakamahalaga sa atin. Tayo po ay isang disciple-making church. Disciple-making congregation. Next, for us to experience real joy according to Jesus. Kaya pala hindi talaga tayo tunay na masaya. Mga kapatid, hindi ako magkakamali sa talatang ito na sinabi mismo ng ating napakatalinong Diyos. 15:7 ng Lucas, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Kapag may isang nagsisi, merong more rejoicing in heaven, masaya sa langit. Dahil si isang nagsisisi, ang tanong, paano siya magsisisi? Someone should present the gospel patiently. Someone should preach the gospel patiently. Someone should educate that guy patiently at makarating siya to the point of repentance na magbabago ng isip niya. At yan ay hindi magaganap in one sitting.
It takes time, it takes patience, it takes teaching ng isang discipler. Yun ang masaya. Number 11, to avoid the tragic cost of discipleship deficit in the local church. Para maiwasan natin ang napakatinding pinsala. Alam niyo, matinding malaking pinsala po yan kapag nagkaroon talaga tayo ng discipleship deficit. Let us weigh our church right now. Ikilo nga natin ang church natin. Pakiramdaman nga natin ang City Bible Church. Diyan sa Lakeview. Diyan po sa Bulihan. Diyan po sa CBC ng Southville. Diyan po sa CBC Las Piñas. Diyan po sa CBC Taguig. Diyan po sa CBC Caloocan. Diyan po sa CBC Sukat. Diyan po sa CBC Carmona. Diyan po sa CBC Batangas, sa Lipa, sa Lemery. Pakiramdaman nyo po ang mga churches nyo. Tanungin nyo bawat isa ng hindi bias. Tanungin nyo sila, kapatid, maging honest ka, nararamdaman mo ba ng church natin ay isang disciple-making church? Huwag mong tanungin ang pastor. Tanungin mo, kasi siyempre sasabihin niya, yes. Pero tanungin mo talaga yung laymen, yung mga tao, yung mga simple guys, members, nararamdaman ba niya ang agos, ang malakas na agos ng discipleship ministry ng simbahan natin? Yan po. Meron, kapag hindi nila naramdaman yan, meron tayong discipleship deficit at meron niyang tragic cost. Kapag mahina po yan, ibig sabihin po yan, malaki ang problema po niya. Now, 12, to prepare our legacy to be passed on the next generation. Anong ipapasa natin na baton? Anong ipapasa natin na legacy sa susunod na henerasyon? Wala. Katamaran. Barrenness, unfruitfulness, disobedience. Yan po ipapamana natin. Masaya sa simbahan. Kasi alam nyo, may mga churches ngayon na parang club na lang. Laging may lakad, laging may kasayahan, may mga overnight sila, may mga coffee-coffee sila, may mga ganyan sila, marami silang mga ano, mga activities. Masaya, wala namang masama dyan. Talagang dapat tayong maging masaya at dapat tayong maraming activities. Kaya lang, at the expense of the major activity na dapat meron tayo. At yan ay ang discipleship. Napakahalaga po nitong itinuturo ko sa inyo, mga kapatid. We need to confront this alarming problem of many Christians nowadays. Yan po ang aking summary. Kailangan na po natin itong balatan. Kailangan na po natin itong ipaalam itong nakaka-alarmang problema ng ating mga churches. Marami ngayon, even pastors, talagang ano na, hindi na po nila ginigiit ang discipleship. Hindi na makikita sa kanyang preaching ang discipleship. Wala na siyang programa sa discipleship. Wala siyang pondo na inilalaan sa discipleship. Wala siyang menu. Wala siyang menu or libro na talagang inilalaan. Alam niyo, mga kapatid, kapag ganyan po, eh magsisi po tayo. Kasi baka ibang Jesus na yan. Baka naman na yan, personalidad na lang natin ang nagdadala sa church. Hindi na po si Jesus Christ na ating Panginoon. Baka hindi na po siya ang namamayani sa atin. Kasi meron tayong ibang vision, ibang pananaw, ibang diskarte, ibang style, ibang value system. So mga kapatid, napakahalaga po nito. Kapag inignore natin itong trend na to, naku, kakainin po tayo nito. At talagang mananatili tayong fruitless in this area. And the church will suffer. And Jesus will not be glorified. If you claim you are a Christian, if you claim you are a follower of Jesus, if you claim you are a worshiper of God, let me tell you this. Make disciples. Napakahalaga po nito. Make disciples. Now or never. Susunod ka ba o hindi? Madali naman kausap si Lord eh.
Susunod ka ba o hindi? Ang kaligtasan natin hindi po yung nabibili. Pero ang tunay na ligtas, sumusunod. Baka naman hindi ka tunay na ligtas, kaya hindi ka obedient. Kasi may mga salita si Lord, makikita mo ang tao sa kanyang mga gawa. Eh mga kapatid, mahirap po. Hindi po ako humahatol. Pero mananagot po tayo kay Lord. Huwag nating sasabihin na hindi po natin ito narinig. Ilang taon ka na sa church, ilang taon ka na kay Lord, kahit man lang sana isa, kada isang taon, may naaakay ka, meron kang pinaghihirapan na tao, maaakay mo kay Lord. Kasi mga kapatid, maniwala ka, pag hindi nyo ito ginawa, sasama na lang tayo sa agos, magiging fruitless tayo, magiging maramdamin tayo, magiging chismoso, chismosa na lang tayo. Kasi wala na tayong gagawin. Yan po, nakakalungkot po dyan. Magiging ano tayo, toxic na member ng isang local church. Saan man kayo member tonight. So, BBC in making disciples. Now, what are my recommendations? Number one, for the new ones, accept God and Jesus terms. Tanggapin mo ang Diyos. Tanggapin mo rin yung mga terms na gusto niya. You accept the Lord, John 1:12, tanggapin mo siya, manampalataya ka sa kanya, that is basic. Pero kapag tinanggap mo siya at sinampalatayanan mo siya, ay naniwala ka sa kanyang utos at ang utos ni Jesus Christ, now that you know me, make disciples. Bring people to me. Yan ang ginawa ng mga early disciples. Next, mga kapatid, for the old ones naman, kung kayo po ay mga matatanda na sa church, we need to repent and have a change of mind. Ano ibig sabihin ng repentance? Change of mind. Huwag na yung iyak ng iyak. Change your mind. Mula ngayon, babaguhin mo isip mo. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, gumagawa ng disciples. Alam niyo mga kapatid, kung tayo lang ay disciple makers, susunod lang kay Jesus Christ, matagal na po na ang simbahan natin ay umaawa sa dami. Umaawa sa dami ang ating mga members. Umaawa sa dami ang ating mga local churches. Talagang marami. Maraming tayong madadala. Kaya lang, talagang maraming Christians talaga ang hindi. So let us repent. Pagsisihan natin yan. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na po nating magturo o ano pa ba. Huwag na yung ganun. Kasi mahirap yan mga kapatid. Baka ang daladala po natin sa ating puso ay yung tinatawag na easy believism. I believe in Jesus. I accepted Jesus. I believed in Jesus and I confess the Lord. I'm saved. Ang tawag dyan ay easy believism. Mga kapatid, hindi ganyan ang sinabi ni Jesus Christ. Hindi ganyan. Yes, those are right things. Right principles, yung accept, believe, and confess. Those are good. Pero hindi dyan natapos. Matthew 28:19. Go, now that you know me, go and produce disciples. Go. You know mga kapatid, to be honest with you, mga kapatid, the great commission is not to assemble. The great commission is to go and make disciples. Alam niyo yung pagpunta natin sa church, yun po ay spiritual discipline natin. Pero hindi yan yung primary. Because hindi yan ay pinagagawa ng Diyos sa atin araw-araw. In fact, sa Bible, mga kapatid, makikita nyo eh, may Sabbath nga sila eh. Once a week lang yun. Pero yung during the weekdays, they have to do the Great Commission of Jesus Christ. Alam nyo mga kapatid, dalawa lang ang dakila sa Bible. Una, yung kaliwa ko, love the Lord your God with all your heart, with all your mind. Number two, another great, the great commission is to make disciples. So ano yung unang pinakadakila? Mahalin mo siya ng buong puso. Pangalawang pinakadakila, gumawa ka ng disciples. Yan lang po ang dalawa. The great commandment and the greatest commission of Jesus Christ. Pero maraming churches ngayon, wala na, basag na po sila sa area na yan. Wala na yung loving God and wala na rin yung making disciples. Ano pang natira sa kanila? Mga minor things. Ayun, kape-kape. Ayun, laging nakakabiruan. Iyon, laging magkakasama. Barkadahan na lang.
Pero yung loving God and making disciples, hindi na yun ang pinakas inner core or nucleus ng kanilang simbahan. Isara na po natin ang church. Kapag hindi na po yan ang centrality. Ibig sabihin, man-made na po yan. Lusaw na po yan. Tingnan nyo po yung mga churches na ganyan, hindi nanganganak, hindi dumadami. Karamihan po dyan, puro chismis na po. Wala nang power, walang healing, walang conversion. Wala po. Hindi nanganganak yung church, hindi nanganganak ng another church. Kasi wala na po eh, nabasag na, namatay na yung Great Commission of Jesus Christ. Kaya mag-isip-isip po tayo. The last but not the least, start making disciples or produce disciples of Jesus using a system. Mga kapatid, tingnan nyo ha. Una, sa kaliwa ko, love the Lord with all your heart, with all your mind. Sa kanan ko, make disciples. Question, paano maggawa ng disciples? Eto mga kapatid, kailangan nyo po ng curriculum. Ayan po. Kailangan nyo ng libro. Ito po ang ating discipleship essentials na itinagalog na ho natin. Dati marami nasasabi, Pastor Jim, ang hirap English kasi. Totoo naman, even Sister Leia, yan po ay professor na, pero hirap pa rin dun sa English version. Di itinagalog natin. Ngayon, wala na po tayong, lahat na ng sistema, sinusubo na ho namin sa inyo. Napakamahal po ng librong ito. Halo, 500 po ang ipinagawa po natin. Na halos umaabot ng 200,000 ang halaga po nito. 200,000 ha, makakabili na po tayo ng lupa nito. Pero ito'y pagpapakita lang sa inyo, mga magulang at mga nakikinig sa akin, na talagang mahalaga sa atin, value system natin, ang discipleship. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. At nawa, kahit medyo marahan ng aking pagsasalita, I was able to tell you a solid message for tonight. Talagang hindi po ako mapakali na hindi ko ito may tuturo sa inyo. Kasi ayoko talagang ako ay parusahan ni Lord na hindi ko tinuturo yung turo niya. Kaya isiningit ko ho ito. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Sana po kayo'y pinagpala. Sana po ay wag po yung cheap grace ang atin pong paniwalaan. Tayo po ay iniligtas at ang end result ng ating kaligtasan ay to make disciples of Jesus Christ. Hindi ka niligtas pumunta sa langit at doing nothing. Hindi po ganyan. Malaking kamalian po yan. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa habag, biyaya, pagpapala. Salamat sa message. Salamat sa kabila ng kahirapan ng amin pong personal o physical na katawan ay ipinagpatuloy nyo pa rin ang mensaheng ito. Salamat Lord sapagkat sinamahan mo kami. Salamat sa bawat isa na nakinig, nawa po ang Holy Spirit na ang bahala. Kung may nasaktan sa akin sinabi, patawad Panginoon, pero this is my duty to preach the whole counsel of God without compromise. Salamat sa gabing ito sa inyong habag at biyaya. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Mula ngayong gabi nangangako kami, babaguhin na po namin ang isip namin to show you that we repented of our sins. Salamat po. This is Lord our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Salamat sa ating Panginoon. At hanggang dito na lang po, mga kapatid, at praise the Lord po. Kahit na may sakit po tayo, ay meron pa rin tayong naging malaking accomplishment ngayong gabi dahil meron po tayong 577 shares. Hindi po nasayang ang gabing ito. At purihin ng Diyos. Kung kayo po ay may mga natutunan, do your reflection para lalong lumalim sa puso ninyo ang katotohanan ito. Then ipadala nyo po sa akin, ipadala nyo po sa inyong mga disciples, yung mga member po ng ibang simbahan, ipadala nyo po sa inyong pastor para yung pastor nyo ay ma-bless sa inyong mga learnings for tonight. At sana po this coming Sunday, mga kapatid, yung mga churches ng CBC, mag-uusap-usap po kayo. Pag-usap-usapan nyo po itong message nito. Mahalaga po talaga ito. Ibalik natin ang simbahan sa dati niyang dapat niyang gawin. Good night, mga kapatid. God bless po. Salamat sa Diyos. At ipag-pray niyo po ako kasi may meeting pa rin po ako tonight sa GDI.
Meron po kaming meeting mula alas 9 ng gabi, ngayong gabi hanggang alas 11, hanggang mamayang gabi. So please pray for me. Kailangan ko rin itong gawin dahil kailangan ko po ng mga modeling, mas matataas pang mga modeling. Ito po ay para din sa inyo, mga kapatid. So good night, God bless, and see you tomorrow night again kung buhay pa po tayo. God bless and good night. Taking the city, taking the nation.